ganun kasi ako nakita. Title sa news, ha? Senator Robin Padilla, kini-question ang presensya ng Amerika. Pupatay ka. Tapos meron doon, parang Senator Padilla, sinasabing civilian lang ang Coast Guard ng China. Gag! Yung alam mo yung mapapareak ka kagad ng ganun? Alam mo yun? Parang, ano naman sinabi mo, ha? Eto, kaya alam nyo, ang dami nag-react kahapon, ang dami nag-sorry. Ano masasabi mo kay Robin Padilla? Bakit ganito sinabi niya? Pro-China siya. Anti-US siya, pro-China siya. Di. Alam mo yun? E nung pinanood ko yung buo, panoorin yung buo, yung sinabi niya, yung kine-question niya. And then I will explain it to you kung bakit ganun ang ine-explain niya. Okay? Kasi ito nga, title nga nitong isa. Wow, ha? Sabi, Robin Padilla, incredulous Chinese Coast Guard, not civilian. Ito, panoorin niyo ito, ha? Ito, panoorin niyo. Kaya ang pwedeng sumagot kung... Kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. Tapos, at bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman. May tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na ng US at Philippine Armed Forces na nandun doon sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong... Ayan, nakita nyo, hindi sinagot ng direkta. Sabi ko nga halatang hindi naiintindihan yung question. Pasensya na, ha, Yusek. Kasi ganito ang tanong ni Padilla. Nandiyan na US Navy, kasama natin pumunta doon sa para maghatid ng supply. Ang tanong ni Padilla, ang US Navy, ano ba yan? When you say US Navy, yan ay part ng armed forces. Maraming hindi nakakaintindi na ang Coast Guard, pag ito'y dinefine mo international law, it is still a civilian. Anong ibig sabihin? Civilian in nature. Tinanong ko ito sa international law expert na si Sasro Ganda Sasot. Sabi ko, is it true na international law, ang Coast Guard ay still considered civilian in nature? O ito ba ay form ng armed forces? Pag international law ang pag-uusapan, they are civilian in nature. So ano ibig sabihin? Ano ba kahalagahan ng civilian in nature at part ng armed forces? Lipat natin, ha? Ilipat lang natin, ihalimbawa lang natin sa ating PNP at AFP. Sa city, hindi ka pwedeng basta mag-deploy ng sundalo. Ang kailangan mag-maintain ng peace and order, kapulisan. Hindi mo pwedeng dalhin ang sundalo. Pag nilagay mo na ang sundalo, may ibig sabihin ng implication niyan sa nangyayari doon sa city. Naintindihan natin. So ibig sabihin, mas maangat na level na ng security ang ginawa ng presidente. It's either may martial law na,
ko talagang pag sinabi mong Coast Guard, ang akala kasi nung iba, Coast Guard 'di ba? Army 'yan, ano 'yan, part siya ng AFP. Yes, they're part, they're trained by AFP, doon sila na gano, pero sila ang in charge pagdating sa tubig. Sila ang parang pulis ng tubig, Coast Guard. Pero considered sila as sa international law na still civilian in nature. Ibig sabihin, ang pinopoint out ni Padilla dito, hindi naman natin kini-question kung mali ba ang ginawa ng China o tama. Hindi yun ang punto niya. Eh ang sagot ng USEC, mali ang ginawa ng China, tama ang ginagawa natin. That's not the question. You're not answering the question, Your Honor. Naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi yun ang sinasabi ni Padilla dito. Ang sinasabi niya dito, sandali, dapat Coast Guard din. May ginagawa ang China. Hindi, ulitin natin ha. We are not justifying kung ano ginagawa ng China. Mali ang China. Period. Huwag na natin palitan yon. Mali ang China sa ginagawa nilang, kung ano mang ginagawa nila dyan. Okay? Mali sila dyan. But they are not using Navy. Coast Guard ang ginagamit nila. Ibig sabihin, international law, Coast Guard dapat ang gamitin natin. Kaya nga tinatanong ni Padilla dito, bakit pinayagan natin na magkaroon ng Navy doon? Remember, okay? Ito nga, tinanong ko nga ito kay Sas eh. Sabi ko sa kanya, pagka sinabi mo bang dagdala ng Navy dyan, is it an act of war? Ano pa bang, sabi nga niya sa akin, barado ko eh, ano pa bang ginagawa ng Navy? Ano pa bang ginagawa ng... ganyan pag sinabi mo ng sundalo, it's big sabihin nun may war. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Ganun po sabi ko nga, yung iba galit na galit na, oh ay ikaw Robin pro China ka. Hindi yun ang punto dito. Ang punto dito dapat gamitin natin Coast Guard natin. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabi po natin sa act of war? Wala naman. Hindi po ba yon parang tayo eh, halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang. Ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng act of war. At saka titignan natin sir yung Chinese. Ano po ba yung klaro sa inyong act of war? Pwede ba paliwanag niyo sa amin? Arm attack po yung ano as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro po. Di ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. Sa maaligid-aligid yung sa organization po ng PLA Navy. Yung Coast Guard po is under po ng ano ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandoon. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po. Huwag sa organization. Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Nakikita ninyo, pinagpipilitan kasi nitong USEC na yung Coast Guard ng China ay under ng kanilang military. Yun ang pinipilit at saka ibang mga bansa daw. Oo, tama naman siya doon. Pero that's not the definition. Hindi yun ang question dyan eh. Ang question dito, based on international law, are they considered military or they're considered as civilian? In international law, pangkalahatang batas, pang-international, ang Coast Guard ay civilian in nature. Ibig sabihin, they're not part of the military. Kaya nga, yan yung pinupunto ni Padilla dito. Ang pinipilit nitong USEC, hindi, military sila ng China. Hindi yun ang sabi niya nga ni Padilla dito. Sandali, international law pag-usapan natin. Kasi yun ang usapin dito eh. Yung sa atin po yun. Pero yung dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir,
nandun po sa mga findings ng mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung milisya. Ay, tama po ito, under ninyo itong armed force. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China. Opo. Awawa. Talaga lang, ha? Papa. Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair. Ito, may nagtanong. Magandang question to. Ibig mo bang sabihin civilian ng mga pulis dahil Coast Guard ay pulis ng tubig? Hindi po. Hindi ganun ang ibig sabihin na dahil pulis sila ng tubig, civilian sila. Hindi po. Kasi tanda, ulitin natin, di ba? Ulitin ko lang po, papaliwanag ko lang. Pag may sinabi mo bang PNP, civilian sila? Hindi. Pero they're the ones na nag-handle pag dito sa city. Na-gets nyo ba? Pag sa city, police ang in charge. Kaya nga, di ba, pagka ewan ko kung inabutan nyo yung mga kudita nun, di ba? Malalaman natin pag may kudita na pagka meron sunod-sunod na mga sundalo na nagdadatingan. Kasi you do not use ang mga military at sundalo sa city. Unless there is something wrong, may war, o di kaya merong rebellion, o di kaya ay merong hindi pwedeng gamitin kaagad-agad ng ating pangulo ang mga sundalo para pumunta kagad sa city. Hindi, police lang muna. Kaya tinatawag silang civilian in nature. Ibig sabihin, sila yung nagte-take care ng civilian. Naintindihan ho natin, they're taking care of the ship. Ganoon naman din in terms sa Coast Guard. Kasi may humirit dito, may Chinese Navy ship na rin sa West Philippine Sea, color gray ang barko. Ang tanong, ano laman? Hindi, kasi baka mamaya sinasabi, I'm not sure about this, ha. I'm not sure kung may totoo bang Chinese Navy ship na nandun. Ang tanong kasi, inamin naman ng mga Coast Guard natin na sino ang naandoon? Chinese Coast Guard din. Tapos ang usapan, kung ang sinabi ng ating kasundaluhan, hindi sir, pasensya na Mr. Senator, hindi na Coast Guard ang nasa mga Chinese na nandun, hindi na Coast Guard, mga Navy na. Nagigets yung ibig ko sabihin? Ayun, yun, tama, sabi nito, yung Coast Guard under ng DOTR. Tama kayo doon. Although they were trained na, alam mo yun, they were trained na sa military din, pero they're still under DOTR. Anong ibig sabihin nun? They are under civilian authority. Bakit? Sino ba sekretary ng DOTR? Civilian o militar? Civilian. Therefore, Coast Guard is still under civilian authority. Malinaw. Being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the US is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what a military is doing. Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay, kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. Nakikita niyo yung punto ni Robin dito na hindi maintindihan nung pinagpipilitan nung ating Coast Guard. Sabi niya, kasi sir, yung Coast Guard natin under civilian DOTR. Ang Coast Guard ng China under military. Ang Coast Guard ng Amerika, ganun din, Homeland Security or something. Okay? Okay yan. Tama naman sila dun eh. Walang question about it. Who trained at kanino under? Doon sa bansa. But once they step doon sa international,
Kasi international law na ho ito eh. Nagigets nyo? When you say international law, international waters na yan, international law na ina-apply, ano ibig sabihin nun? International law na ang dapat masunod. Definition na ng international law ang masusunod. Hindi natin po pwedeng i-insist. Huy! Sundalo yan eh! Hindi. Kasi nga, ano ang definition ng Coast Guard sa international law? Ang Coast Guard ay still civilian in nature. Kaya nga, nagkakaroon ng misunderstanding. Nagigets nyo? Ako hindi ko kinakampihan ang China. Hindi ko kinakampihan. Alam kong mali ang China. Bully ang China. Kailangan natin gawa ng paraan at ginagawa ng paraan sa tamang paraan. Kasi kaya nagkakaroon ng misunderstanding. Kasi merong batas na sinusunod internationally. Tapos, hihiri tayo ng iba. Hindi eh. Kailangan padala na namin yung Navy namin o Navy ng Amerika. Eh sandali, may international law ah. Ano ba international law? Coast Guard ay civilian in nature. So ibig sabihin, dapat puro Coast Guard lang dito. Ba't kayo nagdala bigla na sundalo dito ng military, which is Navy ng Amerika? Eh, ibig bang sabihin ito, we are on war? Ganun ang kinakabahan, okay? Yan ang kinakabahan po ni Senator Robin Padilla. We are trying to, parang may pinapakita natin sa China, we're ready. The Navy is here. Kasama namin. Kaya nga ang tanong niya dito, hindi ba kaya ng Coast Guard natin lang? Bakit kailangan natin magtawag na Navy? Yun ang tanong niya sa dulo dito. Diba? So, ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po niyo bang inaamin na hindi niyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin niyo po. Para simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami ay nanghihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now in terms of, may I add, Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, huwag natin masyadong ano, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan paggera na. Huwag natin ibahin eh, kasi ano na tayo eh. Ang hirap naman natin na ano eh, para naman tayong ano yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng stand-off dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman... Nagets nyo? Yan yung sinasabi nyo ba? Kaya yung sinasabi ng isa nang labas ng gray ship. Ito ha, ipapaliwanag ko lang. Kasi may humirit dito. Paano naman yung mga Chinese militia na mga armadong masasabi pa rin bang silang civilian? Ayan, magandang tanong. Okay? I-google nyo ngayon. Okay? After nitong nangyari na ito, naglabasa ng Chinese militia. Tingnan ninyo, after nitong pangyayari na to, yung Navy, sinamahan ng Amerika, nag-react ang China.
Ngayon lang balita na to, yung Chinese militia na sinasabi niya. Ayan, ngayon araw na to, sa Manila Times, September 15, 2023, may nakitang, mamaya ipiplay ko, 42 Chinese militia vessel. Maybe, hindi ko kinakampihan, hindi ko sinasabing tama ang ginawa ng China, mali. Kaya lang, tinrigger natin eh. Dapat, tama, binubuli tayo ng China using the Coast Guard. Kaya nga dito, pikon talo eh. Binubuli tayo na gamit ang kanilang Coast Guard, dapat ginamitan din natin ng Coast Guard. Humingi tayo din ng puro Coast Guard to Coast Guard. Tama rin na dapat palakasin natin ng Coast Guard. Dapat dinagdagan natin. Dapat Coast Guard. Kasi para kang ano eh, ganito ginawa mo. Mahina yung pulis mo sa karagatan. Teka, military, pasok kayo kasi mahina kami. Hindi dapat ganun ang ginawa. Ang dapat ginawa, mahina kami. Kami ang palakasin. Para yung Coast Guard din natin, Coast Guard to Coast Guard. Kaya nga sinasabi ni Robin dito, natandaan nyo, naglabas tayo ng gray ship. Naglabas din sila. Kasi nga, ang ano dito, labanan dito, pagpikon ka, talo ka. Girian eh, pormahan eh, di ba? Kaya nga ang tinatawag, nagkakaroon ng radio challenge. Nag-ano sila doon, tapos, ay, mga lalaklaklak, ganun-ganun, di ba sila? Aching mong, aching mong, aching mong, aching mong, aching mong, aching mong. Sabi naman natin, this is our internet, this is our, get out of this room. Sabi naman ng China, aching mong, aching mong, aching mong, pero Coast Guard to Coast Guard yun. So dapat, ang response nating mga, ang Pilipinas, government natin, pinalakas natin yung Coast Guard. Dinamihan ng training, dinamihan ang mga ship ng Coast Guard. Yun talaga ang tamang decision. Hindi yung magtatawag na tayo ng militar kasi bebueltahan tayo eh. Yun yung sinasabi ni Robin dito at ngayon nangyari yun. After the Navy ship na sinamahan ng Amerika, nangyari na. Yung militia, Chinese militia. Pero bago natin i-play, ituloy muna natin to. Katuloy. Man po, ano to? Pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin na Yusek Madriaga kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-o-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala, ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay, sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang meron... Sabi tuloy nito isa, ang pinalakas na Coast Guard ay yung bulletproof van na binili para doon sa kanilang pinuno. Aba sinasabi natin kaya nasisilip tayo eh. Hingi tayo ng ining pampalakas tapos inuna natin yung mga pinuno natin. Wala namang kaaway sa lupa. Eh ang tanong, yung bulletproof van ba para pa sa lupa yon? Tanong ni scammer. Tanong ng mga kabobo, yung bulletproof van ba para ba sa ano yung karsada? Para sa mga hindi nakakaalam, meron no kasing naging issue dyan eh, yung nag-purchase ang Coast Guard ng mga bulletproof van
na mama, syempre alam naman natin pag bulletproof napakamahal niyan, naaabot ng 12 million yan to 10, pinakamababa 10 million na bulletproof. Okay? So ganyan po 'yan. E, inuna muna 'yon kasi daw para sa safety nung Coast Guard personnel natin, yung officer natin, kesa yung i-improve yung Coast Guard, 'di ba? Eh ang sabi nga nung bumabatikos doon sa iba, bakit meron bang threat doon sa Coast Guard officer natin sa lupa? Sino kaaway nila? Eh di ba ang kaaway naman nila, kung meron man silang kaaway, yung nandun sa tubig, yung mga ano, hindi sa lupa. Eh ang tanong nga doon, yung ban ba gagamitin sa lupa? Ang bihirang buhay. Tanong niya ng mga kabobo, okay? Parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did pero did we request the presence of the US aircraft there? May coordination po sa AFP, but okay. But kahit wala yung sinong tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? Coordination at pwede pong tawagin si J3 pero pwede pong sagutin po, sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya yung trabaho. Medyo keme Amerika. Actually, alam mo, kung dito nahulog sila sa ano eh, sa patibong ni Senator Robin eh kung kaya pala natin, sinasabi ninyong kaya ninyo. Why are you asking for a Navy? That's the point. Kaya pala natin eh. Sabi nga, paulit-ulit, pasensya na ho ah, doon sa Coast Guard officer at saka dito kay Yusek. Sabi niya, kaya natin, yung Coast Guard lang natin, kaya natin. Eh yun naman pala eh, kaya pala natin. Bakit tayo kumuha ng militar para isama doon? Yun ang sinasabi. Ano o sinong ibang bansa po, kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan, kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin. Na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Yan lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Chairman, patutunayan ko po yun. Dahil ako, hindi naman ako Coast Guard. Hindi din naman ako. Civilian lang ako. Pero nakapagdala ako ng supply doon sa iyo. Opo, eh yun lamang po. Kailangan lang po natin linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang gusto kong linawin talaga. Bakit? Handa na ba tayo doon sa usapin nang naglagay na pumayag na tayo, may paano kung nagpalipad din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila? Yun ang hindi kasi nila maintindihan eh. Ito yung sinasabi natin na paulit-ulit, kaya tayo medyo intense pagdating sa foreign policy na sinasabi na yan. Alam nyo, kahit tignan nyo yung mga komento rin ni SAS tungkol sa issue na yan, hindi ho kasi dapat maglabanan ng militar. Not. Tama si Robin dito eh. What if nagpalipad doon, may sumusunod na ano sa atin, military ng Amerika, kung nagpalipad din sila. Ah, ganun, ginamitan nyo kami ng military, gagamitan din namin kayo ng military. Oh, sige. Ano mangyayari? Diba, as much as possible, we want the most diplomatic way of doing it. Kaya nga merong ipinasa si Senator Tolentino, na isang mapa rin sa atin din. Alam mo yon, ganun dapat eh. Hindi yung okay ha. Tanginan nyo ha. Ginigipit nyo yung mga magsasaka namin ha. O sige, papadala namin dyan mga sundalo namin. Hindi dapat ganun. Para tayong batang, hinawakan ka sa tenga pre . Hawakan mo rin sa tenga. Sapakin mo na kagad. Unahan mo na. Hindi dapat ganun. Ang kailangan dito, binubuli tayo, di ba? Binubuli, totoo naman, binubuli tayo. Bully talaga yung mga yan. Bully sila eh. Di bulihin din natin. Gamitin natin ng Coast Guard. Di kami papabuli. O sige, hindi kami tatabi. Bahala kayo sa buhay nyo. Bulihan yan eh. Kaya nga dapat, yun yung sinasabi na dapat pinalakas yung Coast Guard. Hindi yung binuli kami. Dali. Tatawag kami ng sundalo. Para tayong nakipaghamunan na suntukan, nung nakita nating natatalo na tayo, nabubugbog na tayo, sandali, kukunin ko lang yung baril ko, babarilin kita. Sandali, ang labanan dito, suntukan lang eh. Ba't napunta sa barilan? O hindi, magbabarilan na kami, pukuha na rin kami ng baril. Nagigets yung ibig ko sabihin?
Kung suntukan, suntukan lang. Kung Coast Guard lang, Coast Guard lang, magbulian sila doon, magyarian sila doon. Di ba? Oh, subi natin ng Coast Guard natin din. Bulihin din natin ng Coast Guard. Pa anong tawag, itaboy natin din sila ng Coast Guard. Pero ano gusto niyo, suntukan ng labanan? Kumari, oh, nagamunan kayo ng Battle of the YouTuber Boxing. Oh, eh, kalabang ko kumari si Rendon. Eh, medyo matanda na ako, kumari. Tinatamaan na ako ng suntok. Ah, punyetang to, animal to, ah. Suntok na naman ako. Andali, matanda na ako, tinatamaan ako ng suntok, eh. Yun, tas bigla na ako umuwi sa bahay. Kinuha ko na lahat ng baril ko. Sinama ko ba lahat ng security ko? Barilin na natin to! Eh, nakailag si Rendon. Sandali, suntukan na, usapan na! Suntukan lang tayo, eh. Kumuha siya, umuwi rin siya. Dinala rin niya yung mga tropa niya na may baril. O, di barilan na. Nagigets niyo yung ibig ko sabihin? Hindi ko sinasabing tama ang ginagawa ng China, ha? Hindi yun ang punto namin dito. Kahit si Robin, di naman niya sinasabing tama yung China. Ang ginagawa, kaya nga niya pa ulit-ulit na tinatanong, eto na ba? Kailangan na ba talaga natin to? Na sundalo na ang atake? Sundalo na ang kasama natin? Kailangan na ba natin to? Eh, ano sagot nung Coast Guard natin? Ah, hindi namin pwedeng itanggi na kaya namin ito. Kahit ano, eh, tapos biglang ano sabi ni Robin? Ako, kaya kong patunayan na kaya natin kasi nagawa ko na to, eh. Ako mismo nagpunta, civilian lang ako. Nakapunta ako doon. Nagigets niyo yung ibig ko sabihin? Dito mo makikita ang talinit ng mamantoy ni Senator Robin. Hindi lang yun siya yung simpleng... siguro kasi yung lingwahe na ginagamit niya medyo... Siyempre, alam mo naman, marami na naman na trigger. Ayaw ni Robin Padilla sa Amerikano, gusto niya sa China. Kasi nga, pag bobo ka mag-isip, bobo ka talaga. Pag wala ka na talaga sa ano, sa hulog mag-isip, wala ka na talaga sa hulog. Ha? Ituloy natin. Ano po kayang reaksyon natin, Chairman? Ano po ang magiging reaksyon natin kapag ka sila naman ang nagpalipad na doon, nagpaliparan na sila doon? Tayo na po naipit sa gitna. Yun lamang po, Chairman. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako, eh. Nakita ko, sir, eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply dun. Yun lamang po. Maraming salamat. Nagigets nyo? Sabi niya, kaya natin, Coast Guard, eh. Bakit tayo nagtawag ng ating Big Brother? Naintindihan niya yung ibig ko sabihin? Tama siya, eh. Hulog sa bitag sila, eh. Di ba kasama niyo ako, eh? Nagpunta tayo doon, kaya natin, eh. Coast Guard lang ginamit natin, kaya natin. Bakit tayo nagsama ng Navy ngayon? Bakit tayo may mga helicopter pa dyan? Pero alam mo, dito, nakita ko itsura ni Ontiveros, eh. Parang sumusulat na naman siya ng script. Tapos, after niyan, magre-react na naman siya na may script. Kayang-kaya po natin. Nandun ako, eh. Oh. Eto, ha. Eto na ngayon yung balita. Okay, dahil dyan, eto. Sana yun, ha? Ay, nako. Sana yun.